Ikapitong Kabanata. Pagkatapos nito, may nakita naman akong apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng daigdig. Pinipigil nila ang apat na hangin upang huwag munang umihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy. At nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa natin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12 lahi ng Israel. Sa lahi ni Huda, 12,000. Sa lahi ni Ruben, 12,000. Sa lahi ni Gad, 12,000. Sa lahi ni Aser, 12,000. Sa lahi ni Neftali, 12,000. Sa lahi ni Manases, 12,000. Sa lahi ni Simeon, 12,000. Sa lahi ni Levi, 12,000. Sa lahi ni Isakar, 12,000. Sa lahi ni Zabulon, 12,000. Sa lahi ni Jose, 12,000. Sa lahi ni Benjamin, 12,000. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming tao na di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sinasabi nila ng malakas, "Ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaupo sa trono!" Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono at ng mga pinuno at ng apat na nilalang na buhay. At sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Sabi nila, "Amen! Sa ating Diyos ang papuri, karwalhatian, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at lakas magpakailanman. Amen!" Tinanong ako ng isa sa mga pinuno, "Sino ang mga taong nakadamit ng puti? At saan sila nanggaling?" "Ginoo, kayo po ang nakakaalam," ang sagot ko. At sinabi niya sa akin, "Sila ang mga nagtagumpay sa gitna ng matinding paghihirap. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Iyan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya sa templo araw at gabi. At ang nakaupo sa trono ang kukupkup sa kanila. Hindi na sila magugutom ni mauuhaw. Hindi na sila mabibilad sa araw ni mapapaso ng anumang matinding init. Sapagkat ang korderong nasa gitna ng trono ang magiging pastol nila. Sila'y dadalhin niya sa mga bukal ng tubig na nagbibigay buhay at papahirin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata."